What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. Nagbabalik si Kuya Ubito at your service. Panibagong araw na naman ang pagpapalakas sa Ragnarok X Next Generation. I am from Light of Umbala sub-server under Gaia server and this is KVM Nights Episode 2. Bago pa lang ang server natin guys at ito lang ang second KVM na natatry ko. Yung first time na KVM natin, na-upload ko na yun guys and it was a decent performance for me guys. Dalawang beses lang ata kami natalo or 3 times ba? At natatalo kami especially if merong kalaban na may gold equipment guys. Mahirap talaga basta whale ang kalaban guys. Or kung ang kalaban ay pantay-pantay lang yung lakas nila guys. Pero lahat silang 5 ay malalakas guys. Or meaning balanced yung party nila guys. Kaya before anything else, nagtataka ba kayo guys kung ano ang meaning ng KVM? Nag-search ako guys sa Google at ang ibig sabihin ng KVM is Krieger Von Midgard. Alam naman natin, ang Midgard is the setting of Ragnarok. Dito sa Midgard, naganap ang lahat ng mga events ng Ragnarok game at pati na rin yung sa Ragnarok manga guys. Ang Krieger Von naman is a German name. Parang pronoun siya guys in German which means a soldier or skilled fighting man especially in primitive societies. So it depicts na ang KVM is labanan ng mga sundalo or mga warriors sa Midgard guys na alam naman natin ha. It's a land of knights and magic kaya parang labanan ng mga warriors ng nakaraan guys sa Midgard. Yun ang meaning ng KVM. Okay? With that aside, let's do a character progression check guys. Kasi may 7 minutes pa tayo before KVM starts. Okay, ang ating bard is now level 48 ang kanyang base level and level 22 ang kanyang job level. Ang aking weapon is still the veteran's guitar level 40. Meron siyang 95 upgrade level at plus 4 refinement ang kanyang enchantments ay level 2 int plus 12, level 1 int plus 6 at level 2 luck plus 12 at ang ating cards ay dalawang seal card na may final physical penetration plus 14% na added stat tapos ang drain gear card na may attack plus 60. Okay. Sa clothes naman guys is level 40. Level 40 Drake set tayo sa armor guys. Ang clothes ay may level 1. Dalawang level 1 enchantment, agi plus 2. At ang kanyang cards ay picky shell card lamang. Def plus 60. Okay, let's proceed sa cloak. Ang cloak ay may plus 4 na refinement at ang upgrade is level 30. Meron siyang card guys, pupa card, HP plus 1,200 ang added stat niya. Tapos, wala pa siyang enchantments guys. Tapos, sa shoes naman, meron siyang upgrade level 13, tapos plus 4 refinement. Sa Drake set pa rin to guys. Ha? Tapos, ang card is Chonchon card, HP plus 1,200. Sa gacha ko lang ito nakuha guys at wala pa rin siyang enchantments. Sa accessories, ang dalawang accessories natin guys is both veteran's earring, level 40, blue accessory to guys na may int stat increase yung kanyang bonus. Plus 4 ang kanyang refinement at plus 20 ang upgrade. Both accessories na yan guys. So, first accessory is meron siyang enchantment na int plus 10, int plus 6 at int plus 8 tapos spore card yung card niya guys na may bonus na penetration plus 60. Sa second int accessory ko guys, meron siyang enchantment level 5 na may int plus 10, level 7 na int plus 14, level 6 na int plus 12 at may yo-yo card tayo na pen plus 120 ang bonus stat. At sa talisman naman is a level 25 autumn talisman na
nagbibigay sa atin ng haste with enchantments level 4, int plus 8, level 6, int plus 12, level 3, int plus 6, at may yoyo card pa rin guys na penetration plus 120 ang bigay niyang bonus. Okay? Level 4 ang refinement niya guys at 11 ang upgrade. Makikita nyo guys, ang P attack natin ngayon is 5,361. Ang int natin medyo mataas na, 365. Pero yung goal natin guys is at least maging 500 yan guys before mag GVG. Yun ang goal natin guys. Kasi ang GVG is level 55 ata if I'm right, or level 50. Dapat 500 yung int natin dun guys para mas makapalag tayo guys if ever magde-defend tayo ng Imperium. Okay? 4 minutes to go at mag-start na ang ating KVM guys. Ang aming party ay walang tank. Puro DPS to guys at isang support ba to? Ako kasi guys, hindi ako yung support type na bard. Eh, mga attack skills yung pinofocus ko guys. Ewan ko lang kay John the Maniac, itong isang bard namin. Tingnan nga natin. Okay, feel ko lang guys, more on attack din to guys. Parehas kami ng weapon setup. Yun nga lang, level 30 pa lang kanyang mga blue weapons at accessories. Pero parehas kami ng talisman at drake set din siya guys sa armor. Okay. Decent din yung int niya guys, 122 na. At ang haste niya, kaya ba? Hindi ko lang alam guys kung kaya ba niyang i-max level yung mga skills. Kasi ang details niya is naka-private. Okay. Isa pa nating kaparty guys is si Reborn, yung guild leader ng Nostalgia Guild sa Light of Umbala server. Malakas to guys kasi hindi to F2P. Meron siyang 3kp attack at 34k HP. Crit type to guys na monk. Tapos ang ating support is Guapek Shit. Guapek Shit ang pangalan niya guys. Tapos book type siya guys. Okay. Meron siyang 34k HP at 2000m attack. Pure int yung kanyang priest guys. Siguro healer type yan guys. At dumating na ang ating last member na si 30th. Sa tong rogue guys, malakas to guys. 4kp attack, sabi na sa inyo eh. Meron na siyang Valkyrian leather armor. Kahit maaga pa ang laro, nagka Valkyrie armor na siya guys. Makunat-kunat na yan. 36k HP at yung nga sinabi ko, 4kp attack. At isa siyang crit type rogue. Okay. Papalag na ba ang party namin guys? Ay, nung sa first KVM night natin guys, meron tayong tank. Pero ngayon, parang nasa ibang party siya guys. Kaya, adjust na lang guys. Okay, 1 minute before the KVM. Let's buff up. Kain na tayo ng buff. 2 buff foods is enough guys. Kasi nga, 30 minutes naglalast ang mga ganyan. Huwag nating gayainin yan. Sayang. Pang-iti lang yun, guys. Tapos, lagay tayo ng int. Okay. Tapos, ito. Okay. Pang-defend. Defense. Pang-added defense. Physical damage bonus. Okay. Itong mga foods na to, guys, ginagamit lang natin kasi free naman yung nakukuha natin, guys. Wala naman tayong gastos dyan. Bigay lang yan sa atin ng game mismo. Nakakain na ba tayo nito guys? Hindi ko lang sure ha. Okay na yan guys. Let's go! Nakalimutan ko nga palang iset. Kasi guys, sineset ko to only me ang nakikita kong players para hindi masyadong lag while I'm in the game. Pero this time, nakalimutan ko siyang gawing 10
10 players para makita ko lahat, both my team at ang kalaban namin. Kaya, isa-set pa natin guys before mag-start ang larong ito. Set natin. Yun. Tapos, oh, hindi. Lagay tayo ng special effect range para makita natin ang kalaban, mga skills ng kalaban. Lalo na nung mga wizard guys at alchemist, kasi kailangan nating ilagan yung bomba ng alchemist. Na-remember nyo guys, sa first KVM night natin, grabe yung bomba ng alchemist guys. Try natin tong tanking to kung kaya natin. Yun, ubus yung HP niya guys. Kaya mo ba ako? Ito. Unahin natin itong nasa likod. Patay guys. Nasa likod yung rogue. Ah, nakakatuwa kasi sa rogue guys. Kasi long range siya. Pero meron siyang invisibility. Nawawala siya guys. Kaya pwede siyang pumesto sa likod ng party niyo. Na hindi mo namamalayan. Nagalit na yung isang kaparty namin, no? Ano kaya issue niya, guys? Targetin natin to. Ikaw, ha? Yun, patay. Patay yan, guys. Tinan niyo kung tinatarget ng isa, guys. Oh. Ikaw talaga, ha? Yun. Ako ang tinatarget ng rogue nila guys. Siguro natakot sa P attack ko. Pero mahihirapan sila guys kasi nga hindi rin naman patapon yung mga teammates ko. Malalakas din yan guys. May damage din sila kaya medyo balance din yung team namin kasi. Yung kulang nga lang dito is isang tank kaya mahirapan kami nito guys kung may mage ang kalaban. At kung meron din silang malakas na tanke guys kasi walang magtatangke sa amin guys. Buti na, oh eto, magandang party siguro to guys. Monster X, level 46 ang dalawa, level 43. May level 46 na mage. 3k P attack versus 5k P attack. Kaya unahin natin itong isang guys. Ang problema dito guys is mataas ang agi niyan. Baka mag-miss tayo. Pero itry pa rin natin. Cast din natin ito. Baka lapitan ako guys. Okay. Yung mage. Wag. Wag yan. Yung mage guys patay. Stun natin yan. Yan yung makati guys eh. Ako ang na-stun guys. Alang ya talaga oh. Ito. Kanain mo yan. Ako, naubos tayo, guys. Naubos. Kalain mo yun. Yun. Teka ngayon. Okay. Naubos sila, guys. Tayo ang last man standing. Ano ba? Nag-change yung target ng character ko, guys. Hindi ko alam kung bakit. Ewan ko lang, guys. Ha? Siguro dahil na-click ko tong ano ba yung skill na yun? Yung freeze. Wisdom muna guys. Ito. Lalapit kasi yung character ko dyan guys. Kaya dapat hindi ko yan unahin. Wisdom una. Okay. Malakas ba itong wiz guys? Sa tingin ko hindi na malakas yung wiz guys eh. Ito yung malakas guys eh. Yun. Patay na yan guys. Patay yan for sure. Yun. Papatayin ko kayo. Wala na silang pare guys.
Kaya kung hindi mamatay yung pari namin, okay lang guys. Hanggat buhay ang pari. Okay. Ang pangit ng performance natin guys, nalilito ako. Kasi nag-change yung target ng ating character. Hindi ko lang alam. Okay. Nag-level up ang ating, I mean, nakatapos tayo na isang quest sa SE natin. Participate and win 15 times in KVM. Okay. Ilan na lang ba ang kulang sa SE natin, guys? Feeling ko, 4 na lang. 6 na yung na-finish natin. 4 na lang at ma-awaken na natin ang ating shadow equipment na alam naman nating lahat na dagdag pampalakas sa karakter natin dito sa Ragnarok X Next Generation. Third match na guys. Siguro sa next KVM night guys, maglalagay ako ng counter kung ilan na ang wins at loses natin para masaya. And we'll see kung gaano ba talaga kalakas ang Bard sa KVM. Tatlong quest na lang guys. Tatlong requirement na lang ang dapat nating makuha para ma-open ang shadow equipment natin guys. Wala silang priest. Okay. Target na lang natin yung alchemist kasi masakit yung alchemist guys. Pag nagpapaulan dyan ng bomba, dapat mo talagang ilagan guys kasi ewan ko ba? Ang bilis matanggal ng shield guys kung matamaan ka nung bomba ng alchemist. Ako po, nastan pa tayo guys. Yung alchemist talaga dapat eh. Yun ba? Aray ko po. Huwag akong istan mo. Aray ko po. Ba't hindi gumagalo yung character ko guys? Ikaw ah. Masyado kang algi ka ha. Okay, ako yung target nila guys. Kita nyo naman, nagpapapatay sila sa alchemist guys. Tingnan nyo naman ang bawas sa life dahil sa bomba ng alchemist. At mababa pa ang level niyan guys ha. Level 43 pa yan siya. At 179 lang yung int niya guys. Dapat siya talaga ang unahin natin. Kasi nga, delikado yan guys. He is dangerous. Tingnan nyo, tapo na ng bomba. Unahin natin yan guys. Huwag nating pagisingin. Yun, eto naman. Tumbard na to guys. Okay. At random na yan guys. Kahit sino na. San ba to? Sinong inuuna nun? Kaya nga sa napapansin ko guys no. Ang nagna number 1. If ever na may malakas na alchemist. Lalo na yung whale guys. Mabilis siyang nakakapag number 1 sa MVP hunt kasi nga ang lalakas ng skill niya guys. Ewan ko ba, hindi ko pa na-try na mag-alchemist kaya hindi ko rin, wala rin akong idea kung ano ba ang deal niyang class ng class na yan, kung bakit ba ang kate niya sa KVM lalo na yung bomba guys. Try natin guys mag-experiment, gawa tayo ng alchemist para maliwanagan tayo kung bakit ang lakas ng alchemist. Eto, level 48 na alchemist guys. Same level kami. 378 int. Naku po, mas mataas pang int niya sa akin guys. Meron pa silang tank na pure vit. 195k HP. Sino bang unahin dito guys? Sa tingin ko, unahin ko na lang ang priest nila guys. Ako ang inahunt nila guys. Okay. Ang priest nila unahin ko guys. Nako, naglag pa. Bahala na sila dyan guys. Basta yung priest unahin natin. Okay, tapos dito tayo sa Makate. Makate nilang ako, ang kate guys. Grabe, nilapitan lang ako. Patay agad ako, guys. Grabe. Grabe yun. Inaaswang pa ako ng kanilang crusader. Although, kaya naman yung crusader nila, guys. Yun lang talaga. Nauubos agad
yung mga kaparty ko dahil dito, guys. Yung bar daw, guys. Okay, try natin yung bar. Bar unahin. Yung bar, asan ka, bar? Or yung alke na lang siguro, guys. Okay, unahin natin tong alke. Naku, lumapit pa tayo, guys. Okay, lapitan natin. Patay natin, guys. Uy! Paano ako namatay, guys? Grabe. Hindi naman ako lumapit sa bomba. Okay. Ano nangyari doon, guys? Di ko na malayan kung ba't tayo napatay. Ano ba? Ba't lumapit yung character ko, guys? Naklik ko ba to? Naklik ko ata to, guys. Ayoko na ng skill na yan, guys. Sige. Hindi naman siya nakaka-freeze. Never pa ako nakatry na naka-freeze ako. Kasi lalapit yung character mo, guys, kung ika-cast mo to. Lalapit siya sa target mo. Yun ang nakakapangit, guys. Na-misclick ko ba yun? Ba't lumapit yung character ko? Ako po. Ito na naman tayo, guys. Meron silang wizard, merong sage, isang dancer at isang bard at may hunter pa. Kompleto Ricardo sa range classes, guys. Wala ka nang pipiliin pa, puro range class, okay? Unahin natin yung wizard, guys. Pero mataas HP niya eh. Ako naglag pa, oh. Malas. Seryoso 'to. Ako po, naglag. Yun lang. Oh no. Ubus na ba kampi ko, guys? Naku. Or kaya lang nila. Kaya ata nila, guys. Meron naman kaming pari, guys. Naku, patay na ang pari namin. Okay. Grabe yun, guys. Nahuli lang ako. Dumapa na yung pari namin. Okay. Ba't ang lag? Nawawala naman yung isang character natin. Yung isang kaparty natin, siya na naman yung DC, guys. Sige nga. Unahin natin siguro itong Sage, guys. Malakas ata ito eh. Ah, yung Wiz. Okay. Sakit mo, Chong. Okay, ako naman yung unahin yan, oh. Okay, ako yung inuuna nito, guys. Ako unahin daw ng Wiz. Okay, sige nga. Kaya mo ako, pre. Kaya mo ako. May stun ka. Okay. O, oh, diba? O, oh, ako pa unahin nyo, ha? Ang lakas ng energy beat, guys. Bawas na bawas sa HP ng kalaban yung energy beat natin. Tatlo na lang, guys. Mapupukaw na ang ating shadow equipment. Itong level 100 ang itatry natin pag mag level 50 na yung character natin. Kasi nga, guys, may limit kasi, guys. Kung level 48 pa yung character mo, times 2 niyan lang ang pwede mong upgrade level. So, that's 96. Kung level 50, dyan ka pa lang pwede magiging level 100, guys. Yung upgrade ng weapon mo. Naku, nag-change party kami, guys. Umalis yung isang bard namin at naging alchemist. Nasaya to. Yun ang target natin, guys. Level 100 yung weapon at 45 times mag-participate sa KVM is isa rin yung quest, guys. So, isa na lang yung kulang natin. I don't know kung anong mauuna, yung level 3 na guild ba or may isa pa yung quest, guys. Tingnan natin mamaya kung anong ipo-focus natin. Naku, ang lakas nito. Level 50 na bard. Okay.
8,000. P-Attack, yan yung unahin natin, guys. Delikado yan kung hindi mamatay agad. Ako yung inuuna niya, guys. Alam din niya. Okay. Sige, papaulanan pa tayo. Ako, naku, ang sakit. Ang sakit. Okay, papaulanan tayo ng wizard. Okay. Na-freeze, guys. Nakita nyo? Na-freeze yung isa. Ano ba yun? Yung assassin nila. Na-freeze, guys. Okay. Maganda rin pala pa rin yan, guys. Kung binabanatan ka ng mamili class, i-cast mo yun. Legit pala, guys. Na-freeze. Pero, yun lang. Patay pa rin tayo, guys. Mataas siguro HP. 177k HP. Ano bang panlaban natin dyan, guys? Wag natin yang unahin. Freeze na lang siguro, guys. Pero ako yung tinatarget niya. Ako yung tinatarget nila. Freeze yung target ko. Okay. Halaka yung freeze. Halaka yung freeze tumatakbo. Halaka yung freeze tumatakbo. Hala. Papatay natin yung freeze? Hindi, guys. Patay tayo. Okay. Di talaga yung kaya, guys. Grabe, ang taas ng HP. Will siguro to. 177k for a dancer pala. I mean, for a dancer. Mataas ang refine yun, guys. At I'm sure nasa level 3 or level 4 awakening na yung kanyang upgrade. Kasi level 100 na yung weapon niya eh. Eh, level 3 na pala yung upgrade niya. Kasi, level 50 na siya, pwede na siya mag-level 100 upgrade sa weapon. Okay. Wala talaga tayong chance din, guys. Unless meron tayong wizard na pwede siyang i-freeze. Siguro kung may stun lock natin yun, guys, at freeze lock. Pwedeng-pwede naman yung palagan. Pero, makatirin yung wizard nila, guys, eh. Kaya mahirap talaga. Eto, balance ang party nila, guys. Oh. Yung malakas nila is mga hunter. Kaya yung mga hunter unahin natin. Kung unahin tayo ng assassin, guys, mag-cast na tayo ng dissonance. Pangontra sa assassin nila. Nahin natin yung hunter. Naglalag pa, oh. Grabe talaga. Yung nakita ko pa yung assassin nila. Huwag yan. Ito, ang priest na lang. Yung assassin. Okay, matay. Ako talaga yung kinakanaan niya. Try natin kung ma-freeze. Tumatakbo naman. Yun, patay, guys. But ako, pwede naman yung rogue. Mas mataas ba HP ng rogue sa akin? Kasi usually, guys, inuuna nila yung mataas, either yung pinakamataas ang DPS or tinitingnan din nila lang ang HP, guys. Mataas ba HP ng rogue namin? Nako, naka-use pa tayo ng pots. Unahin natin ang mga hunter nila, guys. Tamang pesto lang, guys. Or ito. Yung hunter nila, okay. Kumakana na yung hunter nila. Unahin natin. Yun, patay. Isa pang hunter. Bubuhayin yan, guys. Abangan nyo lang, guys, yung pagbuhay. Yan ang sekreto dun, guys. Eto pa, oh. Okay, nag-iisa na lang siya. Kawawang priest. Patay ko lahat, guys. 5 kills. Tamang change target lang, guys, kasi early game pa. Hindi pa masyado crucial yung positioning. Ang importante lang dito, guys, is meron kayong focus kung sino yung uunahin nyo. At kung sino rin yung poprotektahan nyo sa party. Pero yung goal ko kasi dito, guys, is DPS talaga. Kaya hindi ko masyadong tinitingnan yung party ko kung sino ang kailangan ng assistance. Yung akin is to find the most vulnerable target at yun ang uunahin natin para
mapilitan yung priest na magkas ng resurrection at papatayin ulit natin yung ni-resurrect niya, which makes the priest useless, guys. Kasi mataas yung cooldown ng resurrection. Eto, balance yung party nila, guys. Yung mahina lang is yung priest, level 42. Unahin siguro natin tong hunter, guys. Or etong assassin. Kung sino man ang makita natin, guys. Kung sino man ang mali ang pwesto. Tulad niyan. Yung assassin, guys. Yung assassin. Yung rogue. Yung assassin nga. Mali yung pesto niya, guys. Priest na, guys. Priest. May re-resurrect siya. Okay. Nakain natin yan. Okay. Kita nyo yan, guys. Lumalapit pa yung knight, guys. Namamatay siya sa ating dissonance. Okay. Huwag mo akong targetin kasi. Lakas ng dissonance din, guys. Kita nyo, lumapit yung knight. Namatay siya, guys. Kawawa naman. Para talagang wizard. Para talagang wizard tong bard, guys. Yun nga lang, physical damage ang kanyang focus. Tingin ko matatakot na mga to, guys. Hindi na gumalaw ang assassin, oh. At ito, guys. Hindi yan makakagalaw. Yun, oh. Sino yung una niya? Yung assassin, guys. Okay, patay. Ito naman. Saan ba ito? Ito, ikaw. Anong gusto mo? Napakadali naman patayin ng knight nito, guys. Sa previous server ko, guys, sa Ghost Ring, crit knight ako, guys, at yun talaga ang pinaka-disadvantage ng crit knight. Kung tatakbo lang yung character mo, lalo na yung mga hunter, kung tatakbo lang, guys, mahihirapan ka talaga kasi given you're a crit knight, mababa yung haste mo, kaya hindi mo may spam yung mga CC skills mo, guys, mga crowd control skills mo, gaya ng stun at yung pull, guys, na skill ng knight. Di mo yun may spam unlike sa mga spear knight at 100 sword na nagfo-focus sa haste. Kasi yung crit knight kasi, guys, di talaga advisable na mag-focus ka sa haste dyan kasi attack speed at crit ang ina-up mo dyan, guys. Kaya lugi talaga, guys. Okay, mga melee. Tatlong melee nila, guys. Kaya may silbi tong dissonance natin dito, guys. At etong frost something. Hindi ito makunat, guys, for sure. Kaya unahin natin yan. See? Hindi yan makunat. I-freeze pa natin. Takbo. Pag tumakbo na, guys, iba na yung target natin. Okay. Pari naman. Huwag nating habulin. Hayaan nating lumapit sa atin ng kusa. Okay, ito naman. Ito yung malakas nila, guys, actually. Ang kunat, ha? Ang kunat niya, guys. Sino ba yung tinatarget niya? Yung pari ba namin? Kita nyo, guys, yung crit knight. Sabay takbo, guys. Mahirap talaga mag-crit knight. Pero ang na-enjoy ko sa crit knight, guys, is kung pantay lang talaga ang level at decent yung progression mo, sasagasaan mo talaga yung kalaban, guys. Literal na mananagasa ka, guys. Naku, wag yan. Freeze driver nga. Okay, patay. Patay ako, guys. Grabe. Grabe to, guys. Isa pa. Naku. Grabe yun, guys. Naubos sila. Freeze natin. Ma-freeze ba? Hindi na-freeze eh. Grabe yung... Excuse me. Grabe yung... Ano to? Blacksmith nila, guys. Disturbia. Kaya nga... Kaya pala, guys, yung Disturbia yun. Malakas yan sa MVP hunt, guys. Nag-hunt yan ng MVP.
Kaya pala. Ang kunat na nga niya, malakas pa yung DPS niya. Ang problema lang is, mali yung tinatarget niya, guys. Dapat ako yung tinatarget niya. Either ako or eto si 30th. Kasi kami yung main DPS. At si Reborn din, pwede niya rin i-target. Pero yung tinatarget niya siguro, itong priest namin. At yung priest naman namin is, pinoprotekta ni Bungkarno, yung alchemist namin. Na walang food buffs. Okay. Chill lang siya, guys. Wala siyang food buff. Kulang pa daw kami ng members, guys. Okay lang yan. Second KVM pa naman. This is the second episode of our KVM night. Sana nag-enjoy kayo, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, be sure to subscribe to my YouTube channel and like this video kung nagustuhan nyo ang ating KVM night series. Masaya mag-KVM, guys, dahil malakas yung character mo. At isa rin tong test kung okay ba yung build mo, guys. Unahin natin tong alchemist. Wala nang paligoy-ligoy pa. Malakas yan, guys. Yan yung papatay sa atin. Sa likod tayo po pwesto. Papatay natin tong alchemist, guys. Yan yung hadlang sa atin. Kaya yan yung papatay natin. Huwag lang tayong matapunan ng bomba. Grabe naman. Tagal mamatay, guys. Siya naman yung tinatarget natin. Ito naman. Ganda, guys. Di nila tayo pinapansin sa likod. Parang sabi nila, walang silbi tong bard at rogue, kaya unahin natin tong priest. Which is a big mistake, guys, na strategy. Swerte lang sila kasi hindi pa masyadong makunat yung priest namin. But paano kung makunat na yung priest namin? Pero siguro yun ginagawa nila, guys, kasi nakikita nila na hindi ganong makunat yung priest namin. Oh, ako na yung okay, ako na inuuna nila, guys. Nice. Nice kayo. Okay, patay ako, guys. Okay, yun, kinakamp ako. Nagkamali ako doon ng galaw, guys. Sorry. Na FF pa ako doon, ah. Masyado naman tayong maasim doon, guys. Saasin daw unahin, guys. Okay. Bakit itong alki ayaw niyong unahin? Yung assassin, guys, inuuna ako. Okay. HP, saan kayo? Okay. Diyan naman dyan, guys. Assassin, guys. Okay. Freeze natin. Okay. Yung assassin, guys. Okay. Ito siya. Ako yung NFF nila, guys. Ang bilis kong mamatay. Lakas naman ng assassin na yun. Buti na lang at mabilis ang kamay ng priest namin. Kaya, insta-resurrect. We are halfway through the KVM, guys. Mag-e-end ang video ito after mag-end din ang KVM. Kaya, sit back and relax, guys. At i-enjoy natin ang ating Kager Von Midgard or mas kilalang KVM. Ngayon ko lang rin nalaman ang meaning nun, guys. And I'm sure marami sa inyo ang hindi pa alam na ang meaning ng KVM is Kager Von Midgard. German term daw yung Kager Von, guys. Okay, next match. Meron silang priest level 46, isang hunter level 46. Knight, spear knight level 48. Ang lakas ng party nila, guys. Okay, Lexagene. Top guild to, guys. Kaya, as expected, ang lalakas ng players nila, guys.
At nagta-top up pa to kasi sa top up lang to nakukuha, guys. Sino ba unahin natin? Kahit sino na lang, guys. Parang nawalan akong pag-asa eh. Yung Spear Knight siguro. Nawalan ako bigla ng pag-asa, guys. Yung Wizard na lang. Naku, hindi pa tumama yung... Naku, patay yung Alchemist namin, guys. Ba't ba yan ang inuuna ko? Ano ba? Okay, 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 okay. Wag ako, pre. Yung Wizard, okay, wag siya. Yung Hunter na maliit yung HP, guys. Unahin natin. Okay, patay ako, guys. Nako po. Ako unahin ito, guys. I'm sure. Si Reborn yung nauna, oh. Si Guapak, shit. Nag-miss yung energy bit natin. Unang cast ng energy bit natin, guys. Gaano ba kakuna to? Okay, 51k HP. Hindi masyado. Puro kasi tayo dada, guys, eh. Hindi natin tinitignan ang items ng kalaban natin. Okay, yan. Kainin mo yan. Itong Hunter talaga, guys. Unahin natin to. Malakas yan, guys, eh. Matay ka. Patay na yan. Okay. Pag yan. Freeze muna natin, guys. Tapos, unahin natin. Ito ang niresurrect niya. Naku, ako pang naunahan, guys. Okay. Patay. Ito ulit. Wag. Hindi. Destinus natin, guys. Patay pa tayo. Sayang. Ako po. Whales daw, parang di naman eh. Kasi makikita, mapapansin mo talaga kung whale, guys, kasi masyadong unbalanced yung pagkatalo natin. Di naman masyado, nakakapatay naman tayo. Di sila katulad ng isang dancer na 177k HP. Dancer yun, guys, ha. At level 50 pa lang. Imagine nyo pag nag level 70 yun. At level 100. Okay, next match. Isang balanced party na naman from the Myth Guild. Si Rose ang kanilang priest, 63k HP, malakas to, guys. Grabe, ang lakas nila, guys. Level 45. Okay. Ito naman. Makunat din. Unahin natin yung assassin, guys. Assassin tayo. Pero ito, huwag natin kalimutan din yan. Yung assassin, guys. Nakatago lang. See? Ako yung inuuna, diba? Huwag po, kuya. Huwag po. Baka mamatay ka. Told you. Unahin natin yung priest. Okay, binaba natin ako ng assassin. Namatay siya, guys. Namatay yung assassin. Okay. Naku, nasa bomba tayo. Wag dyan. Sakit mo, kuya. Naku po. These dissonance nga. Okay. Pag lumapit sa atin yan, lalagyan natin ng freeze. Ma-freeze ka nga. Ayaw yung ma-freeze, guys. Grabe. Ang malas naman sa freeze. Kawawa yung assassin, guys, pag tayo ang inuna. Namamatay siya sa AoE ng Dissonance. Kahit di tayo gumalaw, guys, maganda rin pala ang tank itong Bard, guys. Parang bait siya, guys. Bait tank. Ako yung uunahin mo, mamamatay ka. Kaya pala merong may build na Bard. Pure Vit Bard. Yung palang ginagawa nila, guys. Oh, papafreeze muna kayo dyan. Okay, ako yung unahin talaga, oh. Grabe, grabe. Camping yan, camping.
Buhayin niyo ako, guys. San ba please namin? Patay yung please namin. Okay, talo. Mali yung pwesto ko, guys. Dapat. Takbo lang ako ng takbo doon. Ako yung inuna, eh. Alam na nila, guys, yung sikreto. Maglagay kaya ako ng reflect cards, guys. No? Ano kaya ang gagawin nila? Kasi ang plano ko is to buy Murphy Armors para makuna tayo. At siguro reflect card talaga, guys. I'm interested to do it. Eto naman, patay natin yan agad, guys. Freeze tayo. At nabombahan pa tayo. Naku po. Naku po. Huwag naman sanang ma-stun lock. Ano? Yun lang. Yun lang. Na-stun lock tayo, guys. Okay. Yung bomba, guys. Ang sakit. Ang sakit ng bomba. Ay, natalo tayo dun. Char, may Palaf icon pa siya. Yun lang ba? Malakas na ba yun? Sinagasaan tayo, guys. Times, so ilan na lang ba ang kulang? 16 KVM times to go, KVM matches to go, at meron na tayong isa pang mafi-finish na requirement para ma-open ang ating shadow equipment, kaya let's go, guys. Aabot ba? 23 minutes na lang before KVM ends. Wow, Retribution. Retribution Guild. Medyo makunat, guys. Okay, yung Dancer unahin natin, guys. Kasi, level 48 din, guys. Dito tayo. Saan ba ito nakapest? Uy, okay, may arrow shower siya. Unahin natin yung Dancer. Mali pa, nakas natin, oh. Yun. Ako pala yung una niya. Okay. Itong Dancer, guys. Ito, yan. Ako rin yung na-FF. Okay. Freeze. Okay. Pari na, guys. Pari na. Okay, na-reso siya. Na-reso. Nako po. Freeze nga. Grabe yung night, guys. Namamatay siya. Freeze. Ay, di umabot, guys. Namamatay siya habang pinapatay tayo, guys. Yun lang. Sana may SE upgrade tong Dissonance, guys, no? Para lumakas lala yung damage niya. Ano ba? Yung int scaling niya, sana mas lalong lumakas. May upgrade sa SE kasi natutuwa talaga ako sa Dissonance, guys. Kasi yung mga melee classes, kadalasan, tayo talaga yung inuuna nila. Tapang naman ito. Yung bard, guys. Yung bard. Huwag natin kalimutan yung bard na yan. Yung bard na yan, ang unahin natin, guys. Kasi masakit yan. At abangan natin ang pagreso ng bard na yan. Po, ang bard hindi ko pa na-click, guys. Mali pa tina-target ko, guys. Yung bard dapat, eh. Yung, wag yan, yung heal na tayo, okay. Grabe, yung bard na naman yung binuhay nyo. Patayin natin yan. Huwag ka nang mabuhay kasi. Freeze nga natin, try natin. Freeze! Hindi na freeze, guys. Okay. Hindi ko pa gamay masyado yung range dito, guys. Pero ito try natin. Hahabol tayo tapos ikas natin. Kung pwede ba siyang pang chase, guys.
Grabe yung whale, guys. Level 50 na siya. Ano bang monsters ang pina-farm niya, guys? Tingin niyo. Siguro dun siya sa may maraming bigay na base job level. Siguro mga large monsters yung pina-farm niya. Problema lang sa ganun, guys. Hindi natin ma-target yung card na gusto natin. If magpo-focus tayo sa leveling up or either base level or job level. Kasi naka-focus ako, guys, kung saan yung card na sa tingin ko either mabili or magagamit ng card ng ng character ko. Doon ako nagfo-focus sa AFK farming ko, guys. Hindi kung anong mob yung makapagbibigay ng pinakamalaking base or job level, guys. Change target tayo sa bard, guys. Okay, inuuna pa tayo, guys. Oh. Kayo, ha? Bubuhayin yan, guys. Abangan natin ang pagbuhay. Yun, binuhay. Targetin agad natin. Naglalag pa, oh. Freeze na, okay. Try natin i-freeze nga ito. Na-freeze ba? Hindi ko sure. Hindi ako sure, guys. Freeze! Hindi ko rin nakita yung freeze na effect. Pero okay lang. Ang malas ko siguro, guys, kasi yung freeze niyan is mayroon tayong 40% chance. At as of now, isang beses ko lang nakita na na-freeze yung kalaban ko gamit ang skill na yun, guys. Ito ba yung makunat nila? Ay, yung malakas nila. Takot na. Ano ba? Dito tayo sa likuran. Unahin ko yan. Diyan ka pala. Yun. Patay siya. Itong FS. Okay, binuhay niya. Unahin niya agad yung binubuhay, guys. Kasi mababa lang HP nun, guys. Ba't yan? Okay. Eto. Asan to? Freeze nga natin. Hindi talaga ma-freeze, guys, eh. Freeze ulit. Lapit ka nga. Wala talaga, guys. Minamalas talaga. Minamalas talaga sa freeze, guys. Ano pa pangalan ng hinayupak na skill na to? Frost Joker. Joker talaga, guys. Isang malaking joke. 40% at ayaw ma-freeze. Isang malaking joke. Sign nga natin, guys. Oh, 16% lang pala, guys. Ah, okay. Sa level 10 pala yung 40%. Okay. Now I understand. Swerte talaga akong na-freeze. Okay. I admit my mistake, guys. Hindi pa pala. Masyadong maga akong nag-conclude kasi nabasa ko yung skill na yon noong ni-level 10 natin. Okay. 16% kaya pala hindi na-freeze. Nagmukha akong tanga doon, guys. Pero okay lang. Uy! Erudites. Isa sa pinakamalakas na PH guild sa Light of Umbala. Lahat sila malakas, guys. Ewan ko, sino uunahin dyan? Eto na lang. Ako ba yung target nila? Hindi rin ako sure. Makikita naman yan, guys. But yan. Naku. Bilis namatay nun, guys, ha. Patayin natin agad. Ako po. Frost Driver. Ako na lang yung natira. Okay. Sino yung bumawa sa akin? Grabe naman yun, guys. Patay agad yung hindi nakapag-damage yung aming alchemist. Kawawa naman. Ilan ba HP nito, guys? 245,000. Okay. Yung assassin. Wala namang assassin dyan. Rogue yan, guys, eh. Rogue. Okay. Deson. Freezing na natin. You know. Ikaw, ha? Shadow ka makunat, ha? Yun. Ito. Unahin natin to. Hintay nating buhayin yan, guys. Binuhay na, okay. Binuhay na. Patay tayo dyan.
Binuhay pa yung isa, guys. Yung pare ba, unahin natin. Okay, patay natin yung pare. Okay, ito. Naku po, guys, patay tayo sa Wiz. Naku, sayang yun, guys. Sayang, sayang. Sayang talaga. Munti ka na, guys, munti ka na. Sakit din yung Crusader nila, guys, kahit pa paano. Bawi na lang next life daw, guys. Pag ganun, guys, mahirap talaga. Kasi balance yung party nila. Kung inuuna mo naman yung rogue, eh, matatalo kayo ng Wiz at Sage nila. At isa pa, may bumabawas pa sa ating isang Crusader. Kaya, mahirap talaga. Sana inuna ko pala yung Wiz nila, guys, no? Kesa yung priest. Mali ba ka dun, guys? Eto naman, okay. Same-same lang yung party level nila. Level 45, 46. Di masyadong makunat. 143k yung Crusader nila. Kaya yung call ng aming party leader is unahin ang priest, which is the right call kasi di masyadong makunat, guys. Ako yung unahin. Okay. Ako yung unahin yun. Okay lang naman. Tatakbo ako, guys. Tatakbo ako. Kung makatakbo. Okay. Ako na naman yung unahin yan, guys. Okay. First driver nga. Okay. Ma-freeze nga kayo. Okay. Patay ako. Grabe, guys. Pwede pareso. Yun. Ako'y nagbabalik. Para kanain ka. Ano to? Reflect. Walang reflect, guys. Freeze nga natin. Ako yung inuuna nila, pero dinidisregard nila tong rogue namin na may 4k P attack. Where's the logic, guys? Kung ako sa kanila, uunahin ko tong GL namin. Kasi makatilin yan, or either ang rogue. Tapos, next ako. Pero, decision nila, guys. Siguro, nasasakitan sila sa akin. Hindi ka na masyado makunat, eh. Ano ba? Ito naman. Ako talaga yung inuuna ni Kuya, eh. Kung ikaw kaya unahin ko, ano? Diba? Ang kate, diba? FS. Diba? Freeze driver. Diba? Asan yung priest nila? Kakapag-heal pa ba yan? Huwag kasi ako unahin nyo. Diba? Wala naman tayo ngayon, Chong. Kaya ba? Kaya mo ba akong iwanan naman? Sige nga. Stand lang at freeze. May freeze ba? Grabe. Malas. Walang freeze, pre. Freeze pa. Yan. Ipapatay ka. Yun, oh. Yun nga, guys. Hinuli nila ako. Yung they decided na yung blacksmith lang yung tatapat sa akin at they did the okay naman, pero hindi masyadong makunat yung blacksmith nila, guys. Kulang sa kunat. Siguro kung medyo makunat-kunat yun, panalo sana yung strat nila, guys. Kasi natumba agad yung priest namin. 10 minutes na lang mag-end ng video to, guys, kasi 10 minutes na lang rin ng KVM. Okay? If you like this video, guys, be sure to press the like button at subscribe na rin sa YouTube channel ko for more Ragnarok X content at iba pang games na magustuhan ko in the near future, guys. Stay tuned kasi simpleng gaming YouTube channel lang to, guys. At enjoy lang tayo. Pampatanggal ng stress. At marami nagsasabi na mabagal daw ako magsalita, guys. Well, ganito talaga ang boses ko. Kaya nga, sabi din ng iba na perfect daw ako na pang-stream.
Especially yung chillax na stream lang, guys. Walang pressure. Di tayo masyadong pa-hype na stream, guys. Nahin natin yung Wiz. Yun. Ako. Ang sakit. Ako ata yung una din nila. Naku, kawawa ko, guys. Naglalag pa. Buhayin nyo ako, please. Asan ka, FS? Can you resurrect me? Para makapagganti ako dito sa night na to. Naku, sakit. Aray ko po. Sakit mo, kuya. Sino ba tong pumapatay sa akin? Freeze driver nga kita. Ay ko pala. Okay. Saan na yung night nila, guys? Okay. Masakit pala tong monk nila, guys. Yun yung kumaka na sa akin. Kaya, it's time for revenge. Unahin natin siya, guys. Tinatawag nila itong revenge kill, pero simpleng gante lang, guys. Kasi makatilin siya. Di pala yung knight yung masakit. Ito pa lang yung monk, guys. Agi type to. If I'm not mistaken. At magka-party ata silang tatlo. Tingnan nyo. Sinusundan ako ng tatlo. Tatlo. Ng monk. Okay. Ng tatlo talaga, guys. Okay. Okay. Di na ako mag-heal. Ikaw na monk ka. Ikaw na monk ka. Manda ka sa akin, ha. Okay. Ah, naku po. Patay na naman ako. Okay. Ikaw naman na knight ka. Masyado ka. Masyado ka eh. Asarin nga natin. Kuro. Kuro pa yung pangalan niya, guys. Tatlo talaga silang kumahabol sa akin, guys. Kakatawa naman. Galit na galit. Pero pag naka-obvio na tayo, guys, wala nang panama yung mga yan, guys. Yung tatakbuhan na lang natin is yung Frost Driver ng Wizard. Which is kaya naman takbuhan, guys, kesa yung mga stand ng Knight at Hunter. Level 4. Oh, Retribution Guild na naman, guys. Mataas yung level ng priest nila, pero mababa yung level ng iba nilang kaparty. Eto. Assassin at Bard yung focus natin dito, guys. I'm sure ako yung uunahin ng Assassin dito, guys. Or yung priest namin. Kaya, let's turn on what we need to turn on, guys. Ikaw ang unahin ko, Bard. At yung Wiz, change target tayo sa Wiz. Hindi, ba't ganyan? Wiz, Wiz pare. Okay, yung Assassin naman. Tamang change target lang tayo, guys. Naku po. Namatay siya sa paligid natin, guys. Ba't ka kasi dyan pumunta? Ha? Plus driver nga natin. Oh, nas na-freeze. Kita niya, guys. Na-freeze siya. Ang malas niya, guys. 16% chance to freeze. Na-freeze pa siya. Ang malas niya. Legit na malas. Kala ko ang character kong malas, guys. Yung kalaban pala ng enemy, yung enemy player para na ma-freeze. Yun ang tunay na malas, guys. Kasi nga, 16% chance lang, guys. Ako na unahin ng mga yan, for sure. Okay lang. Yun, unahin mo ako. Sige, mamatay ka dyan. Mamatay ka sa sarili mo. Laki ng bawas, guys. Aray. Pagalawin mo ko, pre. Patay siya. Namatay, namatay. Nakakatawa yun, guys. Nakakatawa. Kakatawa yung Assassin, guys. Inauna niya ako. Yung Desonance lang yung pumapatay sa kanya.
Wrong move, pre. Wrong move ka. Okay, 5 minutes na lang, guys. Matatapos na ang KVM. Are you having fun? Like me? Natatawa talaga ako, guys. Sa mga maling galaw ng ibang kalaban, guys. Of course, meron din akong katangahan. Hindi naman ako ganun kagaling, guys. Pero, natatawa lang talaga ako. Ito na naman itong mga assassin na to, guys. Uy, Monster PH. Malakas to, guys. Tingnan nyo naman ang kanilang mga players. Level 47, level 48. Isa rin to sa pinakamalalakas na PH guild. If I am to ask, unahin natin tong Alchemist, guys, kasi level 43 lang siya. Lagay na lang tayo ng Dissonance para hindi naman tayo ma-FF ng mga melee classes nila. Unahin natin to. Sino ba yung tumitira sa akin, guys? Makatirin siya. Naku, ang sakit. Ang sakit. Naku po. Magdalena. Oh, si Magdalena. Okay. Nakikita ko yan sa BH, guys. Sino yan yung assassin? Okay. Magdalena. Ano ba ang stats nito? 5k. Okay, 5k p attack. Itong rug pala. Masarap itong rug, ha? Ako yung inuuna. Revenge kill nga tayo. Ikaw rug ka. Oo, ikaw masyado. May bomba effect pa yung nalalaman, ha? Itong rug talaga nito, eh. Itong rug talaga, eh. Lumalabas sa likod, guys. Lumalabas siya sa likod. Kakasa din, ha? Mabilis kasing natutumba yung mga kampi ko, guys. Ewan ko, malakas ba talaga ito si Magdalena? Taob agad, eh. Complete ownage. Talong-talo tayo dun, guys. Last KVM match siguro to, guys. And before this video ends, be sure naka-subscribe na kayo sa YouTube channel ko, guys. Please support me and my gaming channel. And like this video kung nagustuhan nyo ang KVM performance natin, guys. Try natin mag-upgrade Awakening level 3 sa next KVM match natin para mas kumunat at mas lumakas pa yung DPS natin, guys. Crown. Okay. Sino ba malakas dito? Medyo makunat yung Crusader nila. Kaya ang unahin natin is itong mga bards na lang, guys. Mga bards na lang. Kasi magmimiss tayo dyan sa dancer, eh. Unahin kaya natin itong Crusader nila. Hindi mo siya ganun kakunat, guys. Marami tayong damage dito, guys. Okay, freeze natin. Patay pa yung kakampi namin, guys. Okay, patay ka. Masyado, guys. Huwag masyado. Hanayin natin yung FS. Ako, ang sakit. Patay na yung FS natin. Patay na yung FS nila, guys. Patay na ba? Ito nga. Ito nga. Ito nga. Okay. Ako, ang sakit. Okay, Bard versus Dancer. Patay ang Dancer. Takbo lang ng takbo, pre. Ipi-freeze ko yan, guys. Try ko i-freeze. Oh, yun. Freeze nga natin. Di talaga ma-freeze, eh. Yan. Dayaan niya ta. Bayaan na yung tank. Pinagalitan na kami, guys. Okay. Seryoso na dapat, guys. Huwag nang paglaruan ang kalaban. Okay. Baka matalo pa tayo nito. Sino yan? Ako nang inuuna nila. Galing, ah. Okay. Stunlock nga. Isang stunlock nga dyan. Yun, stunlock, pre. Galing. Isang stunlock nga. Tingin nyo, di rin ako nakaka-stunlock. Hindi ba ako nakaka-stun?
Di ba? Binitawan na nila ako, guys. Ayaw na nila sa akin. Ikaw? Yung FS nila, guys. Asan yung FS nila? Ba't ito na lang yung natira? Please nga natin yan. Nagtago ba yung FS nila, guys? Hindi ko makita. Please pa! Yan. Ubus na ubus, guys. At yun, doon nagtatapos ang ating second episode ng KVM Nights. Did you enjoy the video, guys? Nag-enjoy ba kayo sa isang oras ng bakbakan gamit ang ating batang-batang level 48 na bard? If yes, like this video, guys, and support this channel by subscribing to my YouTube channel. And that's it, guys. This is your Kuya Obito at your service, saying thank you and goodbye. Patuloy lang sa pagpapalakas. Ciao.